Ang pagbabalik. Bakit kasama ni Jesus ang mga taong gumagawa ng masasama? Tanong ng mga pinuno ng relihiyon. Kaya nagkwento si Jesus tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ganito ang kwento. May isang ama na may dalawang anak na lalaki. Hiningi ng bunsong anak ang perang makukuha niya kapag namatay na ang kanilang ama. Malungkot man, ibinigay ng ama sa kanyang bunsong anak ang kalahati ng kanyang ari-arian. Ang anak ay umalis at nagpunta sa malayong bansa. Inubos niya ang lahat ng pera niya. Pagkatapos ay dumating ang taggutom at kinailangan niyang magtrabaho bilang tagapagpakain ng mga baboy. Sa gutom ay gusto na niyang kainin ang pagkain ng mga baboy. Mas mabuti pa ang kalagayan ng mga tagapaglingkod ng aking ama. Naisip niya, uuwi ako at aaminin ang aking kasalanan sa kanya at sa Diyos. Marahil ay gagawin niya akong isa sa kanyang mga tagapaglingkod. Umuwi ang bunsong anak. Habang nasa malayo pa siya, patakbo siyang sinalubong ng ama at niyakap. Hindi po ako nararapat na tawagin ninyong anak. Sabi niya sa kanyang ama. Dalhan ninyo ang anak ko ng pinakamagandang damit! Sinabi ng ama sa kanyang mga tagapaglingkod. Lagyan ng singsing ang kanyang daliri. Lutuin ang pinakamatabang baka. Ang anak kong ito ay nawala at ngayon siya ay natagpuan na. Ang panganay na anak ay nagalit nang marinig niya ang tungkol sa pagdiriwang. Hindi ito patas! Reklamo niya. Nagtatrabaho ako ng mabuti, pero wala akong nakuha. Inubos niya ang inyong pera, at ngayon ay ipinaghanda pa ninyo? Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Sagot ng ama. Ang iyong kapatid ay namatay na.
Ngayon siya ay buhay. Siya ay nawala. Ngayon ay bumalik. Kaya't anong dapat nating gawin kundi ang magsaya? Sa kwento ni Jesus, sino ang taong sobrang nagmahal sa bunsong anak na ipinagdiwang pa niya ang pagbabalik nito?